na hindi po natatanggap mula sa kanya. Kami po ay mga misyonary ng Seventh-day Adventist Church. Nandito po kami ng pagpasalamat doon sa Diyos at sa ating po mahal na driver at conductor na sila po ay nagbigay sa akin ng pangitulot na kami po ay mga pagpilingkot sa inyo. Kami po ay narito upang magdala ng mga desired salita ng ating Panginoon. Gusto ko namin italak sa inyo mga kapatid, mga kaibigan na kami po ay narito. Napapasahin po kami sa bus nito upang ang aming pagpilingkot ay mga tingin at mga pagsekisyo din sa inyo at sa ating mahal. Kami po ay patuloy na magbabahagi ng salita ng aking Panginoon. Pagpapakitan po ng mga mensahe na ipagdalo po ng ating mga kasama sa bus nito. At nagdalangin tayo sa Panginoon ang habang tayo ay naglalakbay patungo sa mga lugar na ating patutulungan, tayo po ay patuloy na ingatan. At bago po tayo nadato sa pag-aaral, tayo po ay manalangin na kapit. Atin pong mababala ng Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pag-iingat at patuligtas. Enterprises, makakahirap sila. I've been doing sa ibang
kanyang premium cancer meat or premium meat kung gusto niya. Hindi na natin regulated na gusto ko mahala sila magtaas ng presyo nila, but we warn them sa lahat ng retailers na hindi nila pwede magtaas by more than 10% ng presyo ng existing price nila or ng retailing price nila. Kaya
gaano kamahal ng Diyos ang tao. Ang sabi ko ay tinawag niya po si Adan. Adan, saan kayo naroon? Sa kabila na ang mag-asawang Adan at Eva ay nagpatungso sa isang pandaraya na ito ay ginawa ng isang dati ay anghel na siyang pinakamataas na anghel na si Lucifer. Siya po ay lumaban sa Diyos at gusto niya magawin ang pagka-Diyos. Kaya siya ang sabi ay kasama ng kanyang mga nalinlang na mga anghel. Ang ikalaang ang kanilang ginawa ay lumaban sila sa Diyos at ang sabi sila'y ipinagsak sapagkat hindi sila lalaban sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya si Lucifer na nung nahulog sa lupa, siya po ay naging Satanas, Diablo, at ang kanya pong kapangyarihan ay patuloy pong dumaraya sa sangkatauhan. Ngunit ang Diyos, nakita po natin ang pagmamahal ng Diyos. Nang sabi nga po ay sa Josue 1:8, ang aklat nito na kautusan ay huwag mawalay sa iyong bibig araw at gabi, kundi ito'y iyong pagbubulay-bulayan at upang ito ay iyong masunod at kung magkakayon, magkaroon ka ng mabuting kawakasan. Ang Diyos po ay ibig niya ng tao ay magbalik loob sa kanya. Nais ng Diyos na kanyang ibabalik yung tinatawag na pagkita sa tao na kung saan nais ng Diyos na ito ay isang sanggal. Walang kalungkutan, walang paghihirap, walang pagkakasakit. May kamatayan ay hindi nais po ng Diyos na ito ay dumanas o daranasin ng tao. Kaya nga po, sa buhay po natin ito ay talaga po nga meron tayong pag-asa sapagkat ang pangako ng Diyos ay kanya pong naising tayo ay magkaroon ng isang tahanan na kanyang ipinakako sa Juan Kapitulo 14:1-3. Huwag magulumihanan ang inyong puso, manalig kayo sa Diyos. Manalig kayo sa akin, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di sana gayon, di ko sasabihin sa inyo. Ngunit ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng tahanan. At kung ako'y makapaghanda ng tahanan, ako'y paririto muli. Sa'y babalik muli upang kukunin ko kayo, upang kung sana ako naroon, kayo naman ay dumoon. Napaka buti po ng Diyos na tayo ay kanya pong ipinaghanda ng tahanan na kung saan ang kanyang pangako ay atin pong panghawakan sa ating puso. Ang pangako mismo na binanggit ng ating Panginoong Hesus. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not be perished but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang tugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, 1:3, 16, panghawakan po na